Hey guys, it's me again, Diana, and welcome back to my channel. For today's video, wala pa akong tulog. Kasi inalan ako right after work, and it's just 10:30 PM. So, yung nag-complete ko maximize sa araw ko. So, I decided na gawin na tong video na to para maka-help din kung gusto kong mag-Japan. So, for today's video, I'll be sharing with you yung mga requirements or documents na pinasa ko for me to acquire a Japan tourist visa. Disclaimer lang guys, I only applied for single entry and I applied through an agency which is the Attic Tours and their SM North branch. Okay, first is i-discuss muna natin on high level yung mga requirements and then the latter part of the video, explain natin isa-isa in detail yung mga requirements. Okay, so ayun, without further hanash, let's start. Okay, first of course is you need to have a valid passport. Syempre, nagka-travel ka abroad. Second is you need to have a passport size photo. Third is the application form. Fourth is the itinerary form. Fifth is bank certificate. Sixth is original copy of your PSA birth certificate. Seventh is BIR 2316 if ever ikaw yung magpa-fund sa travel mo. Kasi ibang case or ibang requirements yung kailangan if may guarantor ka. But I didn't apply for that, so let me share yung ikaw yung magka-fund ng travel. So let's discuss those requirements in detail one by one. First is passport. You need to have a valid passport. Self-explanatory na. Second is yung passport size photo. So yung passport size for Japan visa is 35mm by 45mm. Nagpa-picture kayo, medyo familiar naman yung mga attendance ko pag sinabi nyo or Japan Embassy or Japan Visa yun. Tapos yung kinuha ko pala guys is yung sa package ng photo line, yung may passport size photo na siya and one by one. Yan. So next is bank certificate. Kung nasan yung savings mo. Yung sa akin guys, nagpasa ako ng bank certificate from BDO and BPI. Na-notice ko na yung bank certificate sa BDO, hindi sila nag-include ng ADB or yung average daily balance. Whereas sa BPI, may average daily balance yung bank certificate nila. And isa sa mga tip ko when getting your bank certificate is, halimbawa, multiple banks yung pukunin nyo. Make sure to get your bank certificate on the same day. Para yung date ng bank certificate nyo is isang date lang. Tapos, kuha kayo ng bank certificate na close dun sa date of application nyo ng visa. Siyempre, para alam nila na most recent yung copy ng savings mo na yun. Okay? Get. And then next is PSA birth certificate. So, kailangan original copy guys. Sa case ko, wala akong original copy ng PSA ko. So, I had to get one sa SM. Hindi ko sure kung sa lahat ng branches yun. Pero, meron yun feel ko sa mga SM. Kasi yung sa akin, na-claim ko siya sa department store. Yung bills and payment counter. Parang ganun. Mabilis lang naman siya i-release. Tapos, may option din na pwede nyo ipa-deliver. Since nagmamadali ako before, nag-request ako mismo sa SM. Tapos, nagpa-deliver pa ako. Tapos, yung PSA pala guys is 155 pesos. Next is BIR 2316. Meron kayong may kita doon guys sa list ng requirements, ITR. Pero yung pinasa ko is BIR 2316. And marami rin akong kakilala na BIR 2316 yung pinasa. Yung BIR 2316 ko guys, dinownload ko lang siya sa company website namin. Tapos pinrint ko siya sa A4 size paper. Tapos saka ko siya pinirmahan. Wala na siyang BIR stamp or something. Yun lang, pirma ko lang. Tapos pala guys, i-print nyo yung lahat ng printables nyo sa A4 size paper kasi nabasa ko commonly used na kanila yung A4. So, parang na-standardize na sa mga documents sila na A4 size paper. So, yung BIR 2316 ko, pinrent ko siya sa A4 size. Next is application form. Yung application form guys, fill out ko na siya sa Attic Tours, dun sa agency mismo. Pero, nag-search na ako ng application form beforehand, before ako pumunta dun. Pinamiliarize ko na yung sarili ko sa mga information na kailangan dun sa application form para pagpunta ko mismo dun sa agency, isusulat ko na lang yung mga personal details ko. Mas maganda guys, beforehand, meron ako yung idea kung ano yung mga i-fill out yung form para in case hindi mo alam, makapag-prepare pa kayo. Hindi ko lang kung nag-make sense, pero yun. Next is yung itinerary form. Day-to-day itinerary mo. Halimbawa, day 1, saan kayo pupunta, day 2, saan kayo pupunta. May isang column dun yung accommodation mo. Case namin, hindi ako nag-book ng accommodation prior to submitting my visa application. Hindi din ako nag-pencil book. Yung nilagay ko dun is yung parang target accommodation ko lang. Pero hindi ko muna yung binook. Siyempre, malay mo hindi ako makapasa, diba?
So, naglagay lang ako doon ng parang target accommodation ko and nilagay ko rin doon yung contact number ng accommodation na yun. Pwede nyo namang i-download yung application form and itinerary form online. Pero yung sa akin kasi mas pinili ko na yung form na mismo ng agency yung gamitin ko. So, doon ako nag-fill out. Pero naka-prepare na sa cellphone ko yung day-to-day itinerary ko, pati yung accommodation and contact ng accommodation. Doon pala sa itinerary, guys. Hindi naman kung ano yung pinasa nyo doon sa agency. So, yun na yung final itinerary nyo. Pwede nyo pa rin naman yung baguhin, guys. Kunyari, plano nyo mag-Mount Fuji sa last day. Plano nyo mag-Mount Fuji sa first day. Pwede nyo naman i-interchange. Hindi naman kung ano yung pinasa nyo yung itinerary. Yun na. Kung ano yung pinasa nyo yung hotel doon sa itinerary form nyo. Pwede pa naman yun maiba, guys. Sample information nyo yun para ma-assess ng Japan Embassy yung plan of stay nyo talaga sa Japan. Yung additional document pala guys na pinasa ko is Certificate of Employment na merong annual salary ko. Pinrent ko rin siya sa A4. Wala lang, parang supporting documents lang para ma-prove ko na kaya ko ma-fund yung travel ko or yung stay ko sa Japan. So yun guys, yung requirements for single entry is ikaw yung mag-fund sa sarili mo. Ito naman guys, yung requirements kapag may guarantor ka. And ito kapag multiple entry visa. Ayan. So, yung visa processing payment pala guys sa Attic Tours is 1,300 pesos per single entry. And pinadeliver ko na lang siya sa bahay. Yung delivery nila is via LBC which costs 300 pesos. Madali lang talaga guys. Noong una na-intimidate din ako sa mga requirements pero madali lang pala silang i-submit. So, ayun. I was granted a single entry visa. If may magtatanong pala guys kung required ba na mag-book muna kayo bago kayo mag-apply ng visa or visa muna bago kayo mag-book. Case-to-case basis kasi yun guys, subjective yun. Kunyari sa amin, yung flight kasi na binook namin is seat sale. And wala pa akong visa. Yun, nirisk ko talaga mag-apply ng visa kasi sayang yung seat sale. And then if a-apply ka naman ng visa, kung single entry yung approve sa'yo, valid lang siya within 3 months. So, kailangan mag-book ka na within 3 months. Eh, di ba mahal na yung mga flights kapag mga 3 months or earlier. So, ayun. Up to you talaga, guys, kung ano yung ibubook nyo. Dun sa mga sinabi kong requirements, guys, ito matili lang. So, if you're planning to go to Japan and meron na kayo ng mga nabanggit kong requirements, mag-apply na kayo, guys. Maganda mag-Japan ngayon kasi mababa yung value ng yen. And magtatapos na yung winter by February, pero pwede pa rin kayong mag-book by second week of March or April for the spring. So, ayan guys. If may questions kayo, sorry medyo mahina boxes ko kasi baka marinig ako ng parents kanina. Anyway, if may questions kayo guys, magtanong lang kayo kagaya ng video natin sa Singapore. Comment lang kayo sa comment section below or DM nyo ako sa Instagram. I'll be happy to help. Ayun. I'll see you guys on the next vlog.